Hello guys, welcome back again to my video. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, i-kill naman natin yung boss dito sa Dark Traesia. Gamit naman tong Slayer or Blade. Level 155 to. Kasi last time nag-kill naman tayo dito gamit yung Harlequin or Yo-Yo Jester. I-kill natin ito. Eto guys, wala tong link. Pero yan, may damage naman siya. Maabot siya ng 400k. Marami pa rin kasing nagbe-blade ngayon sa Flyff. Siyempre, yung blade kasi or slayer, napaka-useful sa hunting. Kasi ang blade is main hitter. Pero ngayon guys, mostly na hitter namin kasi ngayon is ranger. Kasi yung mga dungeon boss kasi sa upper level is mataas yung ano, possible talaga na ma-stun, kaya yung mga ranger namin tuloy-tuloy pa rin yung hit. Pero mostly mga high level na ranger kasi namin yung hitter, syempre para hindi ma-stun. Kasi ang blade guys, especially mostly yung blade mo is melee type, syempre hindi na masyadong uso yung one blade. Ito guys, itong blade na to is last hitter siya, pwede rin main hitter. Kaya ito makikita nyo guys, naka pure stat to. Check nyo na lang sa isa kong video. Kuwanap din ito kasi yung element ng weapon naka ano, naka water, dapat naka wind element pero naka neutral naman yung ano. Ito ang IBLIS'S PERPETRATOR na ito. FK naman siya guys, kaya mabilis pa rin. Ulit din damage ng blade. Kung napapansin nyo guys, hindi ako naka nagpa-pats kasi or ano, yung mga pins
Naka solid build kasi ako guys. May solid, tapos permanent na pet na beads. Yung solid kasi ano yan guys, kahit steel. Kaya kahit mag-hit lang na mag-hit, tuloy-tuloy lang. Mababawasan man yung HP nito pero ano pa rin, mabalik lang. Pero kung walang soul leech sa server niyo, much better lagay niyo sa weapon niyo, sa mga main weapon niyo is soul leech. Kung hunter lang kayo guys, pwede niyo lagay yun. O kaya depende kung anong job meron kayo. Siyempre sa blade or slayer is yung lalagay niyo talagang gem is yung diamond na strength. Subukan nga natin gamitan na mag-holy cross tayo dito sa RM. Tingnan natin yung damage. Nakas lang yung block rate na itong ano, IBLIS'S PERPETRATOR. Pero makikill naman agad ito eh. Kasi syempre ano to eh, blade kaya ito. Kaya sa mga blade user dyan, kayang kaya talaga mag solo hunting. Kasi syempre mataas yung damage. Tsaka partneran nyo lang ng isang tanker tas lang, tapos maggagawa lang yun ng last hitter. Kayang kaya nyo na mag solo hunt. Ito kasi guys ano pa lang to eh. Yung RM ano lang to, buffer lang talaga. Kaya ito naka pure star kasi guys, syempre sa mga higher dungeon kailangan mo ng ano, ang HP, especially sa blue mithyo, sa angko, tapos sa kalgas. Kasi sa kalgas, yung kalgas sound, sakit ng damage mo kapag pure strength o kaya pure into mga character ni GG. Soon guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag solo hunting ng mga character nyo, mostly sa C server, sa US server, kasi marami pa rin gustong mag solo hunt na player kasi yung iba walang kasama, pero masaya pa rin talaga yung magkakasama kayo sa hunting. Pero ituturo pa rin kung yung different ways para sa paghahunt. Pag may items naman kasi yung main hitter nyo, tapos meron tayong isang tank yan, ayaw nyo nang i-hunt ang buong dungeon. Pero depende sa dungeon guys, kasi yung iba kailangan pa ng mentalist or psychekeeper kasi yung debuff, para at least hindi tuloy-tuloy yung rampage ng mga boss. Damage.
Hindi na lang. Version 15 accessories yung lang yung nakukuha dito guys. Huwag yung pag-aksayan. Dito lang natin sinusubok yung mga damage ng mga Slayer, Harlequin. Dami natin nakuha. Quest item. Ayun guys, sana natuwa kayo sa video ko. Nakita nyo yung damage ng Slayer. Ito guys is pure stuff. Kaya lang ako to ginawang pure stuff kasi sabi ko nga sa mga dungeon. Pero hindi ko ina-advise na mag-pure stuff kayo para sa ano, sa boss hunting. Syempre kailangan nyo pa rin ng strength, pero kasi guys nakadepende sa items nyo tsaka build nyo yung ilalagay yung stats sa blade or slayer nyo, kasi mostly ng slayer din sa Flyff US yung iba nakastat talaga kasi mga naka dual weapon sila, katulad ng dual axe na meron silang Icestah weapon, meron pa silang strength weapon, tapos dalawang YGG. Tapos ang dami pa rin din nagtatanong kung ano ang mas okay. Guys, sa situation na ganito, much better yung Baruna weapon na YGG or yung Butcher's Carnage ng yung kay Angko. Sa Angko mismo nakukuha. Then yung secondary nyo, yung Ancient na merong pierce, yun ang mas okay. Kasi guys, mas mataas ang base attack ng YGG or Butcher's Carnage. Especially kung merong upgrade. Mas mataas siya ng 2 beses hanggang 3 beses sa Ancient. Proven na yan. Check nyo na lang doon sa isa kong video. Ayun guys, thanks for watching. We'll be right back.